Sa MS Sinaro Carmen ay mas kilala sa tawag na Mangnaring o Sir Carmen sa Barangay Maasen, Quezon, Palawan. Sa edad na 60 ay nagretiro siya bilang isang guro. Hindi lamang pagtuturo ang kanyang pinagkaabalahan noon, kundi pati na rin ang pagsasaka. Sa loob ng 32 years bilang magsasaka o coco farmer na itaguyod niya ang pag-aaral ng tatlo niyang anak na ngayon ay matatagumpay na ring mga guro tulad nilang mag-asawa. Nakapagpunda din siya ng rice mill at naipalawak ang kanyang niyugan. Ang kanyang lupain ay may lawak na 16 na ektarya. 14 na ektarya nito ay may tanim na niyog. Isang ektarya ay ginawa niyang palayan at ang natitirang isang ektarya ay ginawa niyang palaisdaan. Nagtanim din siya ng mangga, santol, pomelo, saging at gulay bilang intercrop sa kanyang niyugan. Nag-alaga din siya ng baka, kambing, baboy, native chicken, kaber at itik bilang karagdagang pagpapataas ng kanyang produksyon at kita sa larangan ng pagsasaka. Tulad na isip ko na siguro maganda ang niyog. At saka isa pa, habang nagtuturo ako, iniisip ko rin na pag nag-retire ako, kinabangan kong niyog ko kahit hindi na ako nagtuturo. Simula pa man ang pagiging coco farmer ay ninais na ng ating magsasaka scientista na lalo pang lumaki ang produksyon ng niyog. Malugod siyang dumadalo sa mga pagsusanay na patungkol sa coconut production. Isa ring aktibong kasapi si Mangnaring sa iba't ibang samahan ng mga magsasaka katulad ng Small Coconut Farmers Association. Naging chairman din siya ng Barangay Agrarian Reform Council at naging treasurer ng Rubber Farmers Association sa kanilang lugar. Bilang isang masipag at mapanuring magsasaka, sumubok din siya ng mga iba't ibang teknolohiya sa pagsasaka. Isa na rito ang integrated farming, smudging method o pagpapausok sa ilalim ng niyog at fruit trees. At ang paggamit ng carbonized rice hull, napatunayan niya na talagang malaki ang naitulong nito sa pagtaas ng kanyang produksyon. Hindi pa po ay MS, ay ginagamit ko na yung carbonized rice hull sa mga 2 taon na siguro. So, na-discovery ko na kapag gamit ko ng rice hull, ay increase ang production ko pa sa aking niyugan. Ano-ano po po ang ibang paraan untuk teknolohiya na nais ninyong isagawa o nais nyo pong subukan sa pagsasaka upang lalo mapataas ang inyong production? Ang susunod na teknolohiya ko na ikip ay salit na rice, carbonized rice alang at saka sinang minalo ko para sa abono ko ay iniisip ko ulit na ang chicken dung naman ni halo ko doon. Mag-obserbahan ko kung mas maganda pa yung chicken dung yung gamitin ko ni halo. Dahil sa kanyang kasipagan at kakayahan sa pagsasaka, isa si Mangnaring na nainomina ng pamahalaang lokal na maging kandidato bilang magsasaka siyentista ng bayan ng Quezon.
Dahil na rin sa niyog at paunahing produkto ng bayang ito, napili si Mang Naring bilang magsasaka sa siyentista ayon na rin sa evaluasyong ginawa ng Stardec, PMA Raco at local team na siyang masusinsumuri ng kanyang project proposal. Upang lalong mapalakas at maging updated siya sa mga bagong teknolohiya, siya ay patuloy na nag-aaral, dumadalo sa mga pagsasanay at sumasama sa mga educational tour na sponsor ng Stardec, kagawaran ng pagsasaka at ng pamahalaang lokal. Dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa agrikultura, isa siya sa pinarangalan ng Governor's Award sa Agrikultura noong June 19, 2009 na ginanap sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilang hektarya po itong nyuga niyo, sir? Ito ay 16 hectares. Yun pong 16 hectares na yun, sabay-sabay po ba yun na taniman niyo o nagkaroon na lang po kayo ng mga additional? Sabay-sabay nga ito. Kasi ang panon dyan, ang tekniko, pinatihati ko ito sa isang hektarya bago pinapatrabaho ko sa mga nitibo. At isang nitibo, isang hektarya, hanggang nagsisay sila. Ano ang pangalan niyo? Tony Upana. Taga rito po kayo sa Maasin. Taga dito po. Pwede pong magtanong, gaano niyo po kakilala si Mr. Carmen bilang magsasaka? Dito sa kay Sir Carmen, magsasaka, masya, masipag siya sa kamatsaga. Saka marami siya, marami kong nakita sa kanya mga project dyan. Maganda rin ang project niya dyan. Kayo po ba ay may mga panahon po ba na nakapagtanong na nakakuha po kayo ng informasyon sa kanya? Tungkol sa mga palay dito sa, yung dito banda sa kanya. Basakan? Basakan. Natulong siya sa tungkol sa mga inyugan. Marami rin kami matutuwa tungkol sa kanya. Mga ginagawin na fertilizer. Yung dito sa, ano, dito sa rice milling. Iniimbitahan din siya bilang tagapagsalita sa mga pagsasanay. Si Mang Naring ay lubos na nagpapasalamat na siya ay kabilang sa mga magsasaka siyentista sa Palawan. Mas lalo pa daw niyang pagagandahin at papaon na rin ang kanyang pagsasaka kapag naaprobahan na ang kanyang proposal as SNTBF. At isa din sa kanyang adikain ay makapag-share din ng idea sa kanyang mga kapwa magsasaka. Ayon sa kanya, masarap daw ang magsaka. At ito po ang nais iiwang kataga sa atin ni Mang Naring. Nung hindi pa ako ang magsasakang siyentista, ay naramdaman ko na parang tumatanda na ako. Nung maging magsasakang siyentista ako, sa daily routine ko ay nakalimutan ko na tumatanda na pala ako. Ay! Parang batang-bata pa pakiramdam ko. Ang puso hindi tumatanda.